Yun guys, welcome to my vlog. First time natin gamitin yung ating camera stick na binili. So guys, bago tayo gagawa muna tayo ng ating trabaho for today's video. Ito ang ating daily routine. Tapos natin asikasin si ama. Ito yung ating camera stick. Katapos natin asikasin si ama, so trabaho muna tayo. Trabahuin muna natin yung dapat nating trabahuin dito sa bahay ni Lola. Alright. Adjust natin. Malaki kasi ito eh. Dahil pala bibili pa ako ng isa pang camera stick. Yun yung pang araw-araw. Yan, tinesting ko lang naman ito para magamit natin at matesting na natin. So, ito na siya. Ito na mga kaagmang. So, at ito, papakita ko sa inyo ang aking daily routine. Matapos kong masikaso sa pagpapakain si Lola sa umaga. Ito, magsasalang tayo ng ating labahin. Ayan mga kaagmang, ang aking trabaho dito. So, bali, na-vlog ko na rin ito. Itong ganitong trabaho ko. Nagtitipla ako ng mga pagkain ni Lola. Gumagawa ko. Tapos, yun nga. Ngayon naman, after na. So, sasalang tayo ng damit. Nalabahin. Habang si Lola ko ay nagpapahinga. Ayan. Tulog kasi katatapos lang kumain. Yun mga kagmangs. Maglalaba tayo. Salang tayo ng labahin natin. Yan. Medyo madilim. Ayan. Mukhang madilim. Nani? Yan yung ating pagsalang ng labahin. So medyo madilim. At next naman mga kapatid, ang next naman nating gagawin ay paliliguan ko kasi ngayon si ama, kaya hindi na kami gagala. Ugasan natin yung pinagkainan. Okay lang. Bago pala yan, papakita ko sa inyo yung pinamili ni Bossing kanina na mga isda. Wow! So, lagay ko na dito sa kabilang rep para hindi na ako magkuha-kuha dito. So, i-re-reveal ko sa inyo. Sunday ngayon, araw ng pamimili niya. Kung hindi kasi mamili yan Sabado o kaya Linggo. Kasi bukas, Monday, wala pong mga tinda sa palengke. Ito yung kanyang pinamili na mga konsumo namin, mga kagmangs. Ayan. Ayan. Re-repeat ko lang naman sa inyo. Meron kaming luya, magagandang luya. Meron ganitong gulay. Ihalo ko to sa lugaw. Tapos ito, ayan. Mabango ito mga kagmangs, mabango. Siliri. Siliri yata ito. Alright. Kalaw natin sa lugaw. Kasi si Lula ko ay lugaw na kung kinakain. Ayan, mga ganito. Mushroom, halo ko yan sa lugaw. Ayan. Tapos, siyempre, ang carrots. Ito po yung gulay na pinamili ni Bossing. So, mamaya, halo natin ito sa gulay. Sa gulay po ito, mga kagmangs. Hindi na siya bumili ng karne kasi may karne pa naman kami dyan.
natin sa rep. Ang ganda ng kanyang mga ginger. Alright. Tapos mga kagmangs, siyempre meron din kaming 2 dosinang egg. Ilan to? 10-20 o. Oh. Nasa 2 dosina po ito mga kagmangs. 24 pieces. Every week yan. Bumibili na itlog. Pero may mga itlog pa naman kami dito. So, hindi ko muna siya ilalagay dahil yung mga lumang itlog. Yung mga lumang egg muna ang ating ilalagay dito sa lagay natin. Ito. Nakaraang linggo ito, binili niya. Ito muna yung ating ibabudget ngayong week. Kasi yung bago, lagay ko muna dun sa ano, save natin. Ayan. Ayan, mga kagmangs. Baka makita nyo. Adjust natin. Para makita nyo. Ito. Ito muna yung unahin natin ngayong linggo. Yung binili niya ngayon, next week na naman. Ganun lang. Tapos, mga kagmangs, ito na yung kanyang isda na pinamili. Ayan. Ayan. Ito na yung kanyang pinamiling isda. Bangus. Yung taba ng bangus tiyan. Ito yung ganito yung ano kasi hindi tumatinik eh. Yan. Wow! Mga kagmangs. Tapos yung ganitong isda. Ito mga kagmangs, luluto tayo mamaya ng isa na to. Kasi, eh, pang sabaw. Yeah! Pang sabaw kasi mayroong ulo eh. Kasi mga kagmangs, masarap ito ilagay sa lugaw. Sa lugaw mga kagmangs, isang piraso lang. Hinati-hati. Isang piraso lang siya mga kagmangs ang i-prepare ko pananghalian namin. At abangan ninyo ang pagluluto ko ng lugaw. Ang tawag nila sa lugaw ay muay. Muay. Wow! Tapos ito, bangus. 2 bangus tapos 2 ganito. Ibubukod ko na siya mga kagmangs para mamaya ay ma-prepare ko na. Ang gagawin natin dyan mga kagmangs, imamarinate lang natin siya sa may asin. Sa asin. Tapos pakukuluan natin bago ihalo natin sa lugaw. Hihimayin natin para may lasa. Yan lang mga kagmangs. Ganyan lang. May abangan nyo mga kagmangs at i-video ko rin yun. Kung paano natin ito lutuin. Yan. O kaya ipiprito ko muna siya. Huwag ko na siya ilaga. Ipiprito ko na lang. Para may lasa. Woo! Oil konti. Alright. Abangan natin mga kagmangs. Marinate muna natin siya sa asin para dumikit yung lasa at ihalo natin siya sa muay mamaya. Babalutin natin na ito para maganda yung pagka-marinate. Papa-alright ka na lang talaga. Diba? Yan. Piprito natin. Yan. Mga kagmangs. At lagay natin sa rep. Hirap talaga pag wala tayong cameraman. Walang nag-a-adjust. Lagay natin doon. Tapos ito naman, ilalagay natin sa lingtong. Ang tawag na to ay lingtong sa taas, sa freezer. Ayan. Okay ba? Mga kagmangs, okay ba? Okay? Okay sa okay. Okay o okay? Okay na okay. Ayan. Tapos yung ating luya, tatabi natin doon. Ito. Ayun, mga kagmangs, nireveal ko na sa inyo ang aking daily routine. Ganito lang, everyday, everyday. Ayun, naubos na yung ating kamote. Sa Martes naman tayo bibili. Ang almusal natin ay palaging kamote. Kaya dyan sa mga short video ko, palaging kamote yung
aking short video. Yun kasi yung aking almusal palagi. Ayun, mga kagmangs, thank you so much sa pagsama nyo sa aking video for today, no? At pinakita ko sa inyo ang aking morning daily routine. Yan nga, pagkatapos ko asikaso kay Ama, asikasuhin ko yung mga dapat asikasuhin, yung pinagkainan namin, hindi ko pa nga pala nahugasan, ito pa yun. Nauna ko muna ng atindin si Ama at nagsalang ako ng labahin. So habang nagtatrabaho tayo dito, naglalaba tayo. Ayun, mga kagmangs, thank you so much. Hanggang dito na lang sa inyong suporta at sana at nakapagbigay ako ng tip sa mga gustong mag-apply dito sa Taiwan at mag-alaga ng elderly. So, ganito lang. Lagi lang kayo mag-pray palagi dahil God is good all the time. Dahil si Lord lang ang kaalam ko ano ang para sa atin. Alright? Alright. Thank you. Bye-bye. Once again, Nel Agmangs TV, thank you so much. Thank you so much.